Alam ko ang nasa kalooban mo, Daddy. Wait, hindi mo dapat isipin makaiiwas ka pa sa inya, ata sa'yo. Hindi man ikaw ang magtatak sa mga bata, ay gagawin din ang iba. Walang magaganap na pagbabago. Hanggang saan narantong ang lahat ng ito? Hanggang saan? Yan din ang madalas kong itanong. Mga kapampanday sa pok na ito. Ngunit ang kasagutan sa katanungan niyan ay laging mailap sa sino mang nagtatanong. Pagtapatan ninyo ako, tatatay niyo. Sa tandaan niyo nga, maaaring may narinig kayo tungkol sa ating pagkahalipin. Ang mga narinig ko'y usap-usapan lang ng aking mga ninuno at ng mga nakatatanda sa akin. Masasabi na ang isang alamat ay malayo sa katotohanan. Ngunit ang alamat na ito, ang tanging nating pag-asa. Anong sinasabi sa alamat, tatatay mo? Na ang kaligtasan natin ay nasa nilalaman ng aklat na itim. Ngunit, kung saan matatagpuan ay walang nakakaalam. Ngunit, madaling sinasabi na isang panday ang ating tagapagligtas. Ang panahon ko'y lumipas na. Maaaring ikaw o si Lanto pagdating ng kanyang panahon o sa mga susunod pa sa kanya. Ako? Magiging panday? Kung gano'n, wala tayong katiyakan kung kailan tayo makakatikim na kaginawaan. Maraming taon sa ating buhay ay walang kahulugan. Marami sa atin ang ipinanganak na namamatay ng walang katuturan. Tangin si Lizardo lamang ang taong umalipin sa atin, ang may buhay na walang hanggan. Si Lizardo, ayon sa alamat, ay isang lilikhang nagmamayari ng isang malaking kapangyarihan. Siya daw ay humigit kumulang sa 300 taon. Maraming nang nagtangkang tumakas sa puok na ito. Ngunit walang nagtagumpay. Isang mahiwagang bato sa dagat ang pumipigil at tumahad lang sa kanila. At habang naririyan ang medalyong iyan na sa gisag ng kasamaan, at hanggang hindi tinatagos ng matigas na patalim, hindi natin matatamo ang kadayaan at kapayapaan.
Kobyo! Ating natutuklasan ang bansang tatagusan ng talyong yan. Balang araw ay matatagpuan din natin ang kansang tatagus. Balang araw. Thank you.
yon. Bilo. Hoy, danda. Señorita. Naririn kong may apuka raw talaga. Meron ba o wala? Meron nga po, ngunit... Kahero ano ba yun? Hindi po. Bakit hindi? Kasi po namatay siyang batang-bata. Kapapanganak lang sa kanya. Ba't hindi mo nasabi sa akin? Nasabi ko po. Baka lahat po nalimutan niyo dahil matagal na. Sige na. Masyong, sa'yo ko lang yung pagbibili nitong gulong na pinakumpuni niya sa akin. Oh. Flavio, hindi ba alam ang nangyari? Anong nangyari? Flavio, wala niya ka! Flavio! Flavio! Wala ka kaluluwa! Pinatay mo ka aking nanap! Na wala ka mamamatay sa buhay! Flavio, ilan pa ang pamatay ng bata? Ilan pa? Ilan pa tatatakan mo lang na walang kapatawaran? Wala kang patawad, Flavio! Wala ka kapatawaran! Love you! Love you! Love you! Pinapatanong tatay mo kung kumain ka na daw. Kumain na ako. Pero hindi dapat nandito ka, Monica. Baka may makakita sa'yo. Gabi lang naman ako lumalabas ng bahay eh. Tsaka nag-iingat naman ako eh. Gusto lang kitang tulungan dahil sa alam ko kung iisip mo. Para mo na rin akong tinulungan. Kung makatitiyak ka kung wala mangyayari sa'yo. Mahal kita, Flavio. At natatakot din ako. Natatakot akong mawala sa akin ang mga taong mahal ko sa buhay. At kung mangyari yon, mawawala ng kabuluhan ang lahat para sa akin. Mga paghihirap. Mga pagtitiis. Alam ko. Thank you.
to. Sino kayong babae niya? Ewan ko. Ngayon ko lang nakita yun dyan, ah. Baka may nangyari na dito, hindi natin alam. Ang ganda, no? Oo nga. Teka. Panday! Eh, bago ka na naman inirohan. Pagkaingatan mo lang. Baka mangyari katulad ng huling inirohan mo. Namatay. O sa bagay, nung kapanahon ng sistemyo, mas maraming namamatay. O ano ba inindi mo? Ikaw ang magtatak. Kung gusto mo. Sinusubay mo ang utos ko? Tamputin mo ito! Hirahan mo! Ilapit siya sa akin! Ito'y pasok mo sa utak mo. Habang taglay mo tutak na yan, ikaw ay papagari ni Don Ricardo. Isang alibi na walang karapatan kung hindi sumunod sa lahat ang pinag-uutos sa'yo. Tandaan mo yan! Helan mo ba na? Helan mo! Monica.
Pilo. Pilo. Ako na po maghihero sa bata. Sige. Helohan mo! Tandaan mo ito. Kapag sumuhi ka bang muli, papatay na kita! Naliwanag.
pupunit sa dilim ng gabi, maghahatid ng kansang kailangan upang kasama ay magapi. Sariling dugo ay ihalo sa kansang kumukulo. Panday may pusong busila, tutugi sa kabuktutan, pagguhit ng di inaasahang liwanag, maglalaho ang karinlan. Mahirap po nawayan ng kahulugan, Tata Temi. Ganap na matalinhaga. Kayo lang makakalutas ng mga talinhaga niyan, Tata. Eh, nag-iisip na ako. Nakabubulag ng liwanag. Pupunitin ang dilim. Ano kaya yun? Bulalakaw! Huwag ka kang maingay. Pabayaan mo kami ang mag-isip. Pupunitin ang dilim. Tata Tenyo! Labyo! Mga gwardyo! Mga itak na pinahasa ko sa inyo sa linggo. Asa na yon? Hindi ko pa nagagawa. Ang tagal na nun, ah! Marami kasi akong ginagawa ang mga gamit ng mananalim. Pagbalik ko, gawa na yan, ha? Kaya pala, yung dalawang nawawala namin kasama, nakita na namin, doon sa ilog, parehong patay, nalunod. O maaari din naman, nilunod sila. Ngunit, malalaman din namin ang katotohanan. Hindi kami nagmamadali. At kapag nalaman namin na sila'y sadyang nilunod, ang mga taong may kagagawa nun ay magsisisi na ipinanganak pa sila. Kay sarap pala.
makabubulag na liwanag na pupulik sa dilim ng gabi. Dagdagan mo pa ng uling. Kailangan pa niya ang init. Kailangan pa niya ang init. Kasama ay tama ang nakasulat sa aklat na itim. Ikaw, Flavio, ang Panday na nabanggit sa alamat. Ah!
puhuni. At ang bilis ng lipad. Parang bulalakaw. Iyan na nga ang sandatang sinasabi ng aklat na itin na tutugis sa kabuktutan. At ngayon, napawi na natin ang mga malakit na hadlang sa ating paglaya. Susundin siya naman. Pagkat ang nagbigay buhay at tibay sa kansang ginamit ay ang sarili mong dugo. Tamang lahat ang sinabi ng aklat na itin. Ngayon nila matitikman ang sakit na pinadanas sila sa mga sawing palad na kasama natin. At mararanasan din nila ang sakit na nadaman ng loob ko ng hirawan ko, mga bata. Ngayon nila matitikman ang tatak ng panday. Pinulong, dahil sa marami na tayong bata karon unti-unting nalilimutan. Una, ang tungkol sa ane. Ang ani natin ngayon ay higit na kaunti kesa nakalipas sa 6 na buwan. Yan ay dahil sa katamaran ninyo. Kinakailangan magsibag kayo. Dapat huwag mawala sa ulo nyo na kayo ay pag-aari ni Don Lizardo. Mga alimen, wala kayong dapat gawin kung hindi magsumigap! At nasa ganoon, masiyahan si Don Lizardo! Pangalawa, may narinig akong usap-usapan na ang ilan sa inyo ay nagtatanggang tumakas. Nabalitaan nyo ba ng bato sa dagat na kung nasaan ang manggagamot? Yan ang una nyong dadaanan! Gusto nyo bang makaharap ang manggagamot? Alam nyo naman na marami nang nagtanggang tumakas! Nasaan sila? Ang manggagamot lang nakakaalam. Walang sino ang patatawarin sa inyo, manggagamot. Pagkat kayo pag-aari ni Don Lizardo, kami lang maaaring makarating sa bato sa dagat. Pagkat kami lang ang walang tatak. Pangatlo, may isa sa inyo nangungumit ng gintong minimila sa batis. At yan ang pinakamasamang magagawa ninyo. At para huwag pamarisan ng taong ganyan, kinakailangan parusahan siya sa harapan ninyo. Labas yan! Huwag po magpino! Dito ako lang nakaw! Huwag ka magsinungaling! Hindi ako nagnakaw ng ginto! Ang nakaw ng ginto sa akin, napasama lamang sa batong ilaw, Mampilo! Maawakay sa akin, Mampilo! Hindi po ako nagnakaw, Mampilo! Maawakay sa akin! Maawakay sa mga anak ko, Mampilo! Mampilo! Maawa ka, hindi ako nagnakaw ng ginto, Mampilo! Mampilo, maawa kayo! Mampilo, hindi na po ako ulit, Mampilo! Ganyan din ang mangyayari sa inyo kapag hindi kayo tumupa sa ating mga patakaran!
Diyan na, Julio. Tayo na tayo. Tatok na ako eh. Sige, mauna ka na. Ubusin ko lang ito. Kasi nga. Dari. Dari. Abayan mo nila at ako ng bahala dyan. Anong gagawin mo riyan? Nagtibiro ka, no? Nagtibiro rin ako. Nagagalit siya. Kapag utusan lamang doon siya, no? Kahit namin bibigay ko sa'yo, huwag lang yan. Huwag lang yan. Sabi yung mga wala sa'kin, patawarin mo ko. Sabi yung, hindi na ko ulit. Sabi yung, sabi yung, Pandayan. Ano ba yun? Mukhang galing sa Pandayan. Oo nga. Tignan natin. Tara.
Panday. Hindi ako nainip sa paghihintay. Nakarating ka kagad. Meron akong mahalagang bagay na sasabihin sa iyo. Marahil, nagtataka ka kung bakit alam kong darating ka. Nang matagos ang medalyon sa iyong pandayan, ay tumagos din sa medalyon kong ito.
Kaya't nalaman ko na may nakakita sa aklat na itim na matagal ko nang hinahanap upang huwag mahulog sa kamay ng iba. Ang akala mo marahil ay nabigyan ka ng isang malakas na kapangyarihan ng aklat na itim upang daigin ang kapangyarihan ni Don Lizardo. Nakakamali ka! Dito lamang sa akin eh, hindi ka makalalampas! Lumapit ka. Hindi ko sinasadya, Flavio. Halika. Bigyan mo sa akin yung balaraw. Akin yung balaraw! Thank you.
Octavio! Narito ang lagusang magtuturo sa atin ng landas patungo kay Lizardo! Na siyang maghahatid sa atin sa malaking ilog patungo sa kambal na bundok. At ayon pa rin sa kanila, tatahakin natin ang malawak na buhanginan bago tayo makarating kay Lizardo. Tata Temio, Flavio, may nakita kaming yugan sa may tabing dagat. Maaring may sariwang tubig doon. Okay yung lalayo. Oo. Ngayon, Flavio, kung sakalit may mangyari, tandaan mo lang yung kambal na bundok. Thank you.
Ate Temyo, hindi nila ako sinaktan. Bigla nila ako iniwanan. Dahil sa wala kang tatak, Monica. Wala kang tatak. Flavio, bakit dito tayo dumaan? Nakakatakot. Wala na ba tayong ibang dadaanan? Wala tayong ibang madadaanan, Lando, kundi dito lang. Para makarating sa patutunguhan natin. Mari ba tayong magpahinga kahit sandali? Pagod na ako eh. Tsaka ako, gutom na. Ang hap din na nasikmura ako eh. Huwag mo isipin yun, lilipas din yan. Sa ito, gusto pa akong takutin. Gutom na gutom na ako eh. Hindi ko lang matiis. Dito muna kayo magpahinga. Maghanap akong makakain natin. Monica! Huwag ka na ang mga sikat. Gagawa tayo ng siga. Darating na yun. Tata Temyo, gumagalaw ang lupa. Gutom lang yan. Ako nga pag nagugutom, tingin ko lumilim tuloy. Gutom lang to. Hindi naman talaga gumagalaw ang lupa eh. Tata Temyo, hindi na gutom to. Tata Temyo! Tata Temyo! Tata Temyo! Talungan niyo ako! Tata Temyo, tanggalin mo yung kamay! Tata Temyo, malamig! Mabilis ako, Tata Temyo! Monica, tanggalin mo! Monica, sa likod mo! Thank you.
Artemio? Lando? Monica? Thank you.
Tatatemyo at Monica. Saan kaya sila napadpad? Sana'y walang nangyari sa kanila, Lando. At kung nakaligtas sila, saka dito sila tutungo. Flavio, malayo pa ba tayo sa ating patutunguhan? Hindi ko alam, Lando. Alam niyo, Tatatemyo, hindi ko ubos maisip kung saan napunta si Lando na nagkahiwa-hiwalay tayo. Hindi niya alam ang gagawin niya kung nag-iisa siya eh. Nang bumalik tayo sa Campo Santo, ay may buwag ng saking. Kaya't natitiyak kong bumalik doon si Flavio. Malaki ang aking pag-asa na si Flavio at si Lando ay magkasama ngayon. Kahit manawari, ganyan nga ang mangyari. May pag-uusap kami ni Flavio. Kung ganito nga ang mangyayari, ay dito tayo magkikita-kita sa kambal na bundok. Thank you.
lang yan, ah. Asan kaya sila? Aming Panginoon Lizardo, meron po kaming nahuling dalawang tao sa may kambal na bundok. Dalhin dito. Opo. Alipin mo kayo, hindi ba? Hindi kami alipin ni Numan. Maganda ka. At sariwan-sariwa pa. Wala kang tataka. Paano nangyari yun? At saan ka galing? Bitawan mo ako. Yan ang gusto ko sa babae. May ilap, may apoy ang damdamin. Huwag mo naman sana akong pahirapan, ha? Teka. Namumukhaan kita. Ikaw si Temyong, ang dati kong panday. Ikaw pala ang kasama nitong magandang babaeng to, no? Paano kayo nakaraan sa manggagamot? Pagka tinalo namin ang inyong manggagamot, sampu ng iyong mga kampon, palapit na ng palapit ang iyong katapusan. Ano ba ang pinagsasabi mo, matandang baliw? Sinasabi ko eh, ang nakasulat sa aklat na itim, isang panday ang aming magiging tagapagligtas sa pangaalipin mo. At naniwala ka naman sa alamat ayon. Sinong panday? Ikaw? Ano gagawin mo? Samantalang ikaw ay nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Hindi ako. Sapagkat ang panahon ko ay lumipas na. Iba ang darating at makikipagtugi sa'yo. Ulol! Matandang ulol! Wala na kayong kapag-apag-asa! Ang pag-asa namin noon ay tulad ng hibla ng liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit ngayon, ay magiging tulad ng silaw ng araw sa katanghalian. Huwag mo akong taanin sa palingaga mo!
aking kapangyarihan. Ang lahat ng bagay ay may katapat. Maging kasamaan man o kabutihan. Ngunit ang kabutihan ang laging nangiipabaw sa kasamaan. Kabaliwan ang sinasabi mo! At taas ang sinasabi ko naman na hindi magiging totoo ang pinaniniwalaan niyong alam at ang banday! Ang nakasulat sa aklat na itim ay naisulat na. At walang makapapawi ni isang katagang na isulat na ng kamay ng tadhana. Ako ang inyong tadhana! Ako! At ako rin ang gigiba sa inyong matayog na pag-asa! Alisin sila sa harap ko! Pag-inun! Pag-inun! May lalaki pong papalapit. May kasamang bara. Si Flavio, si Lando. Ah! Ang tagapagligtas ng mga baliw, ha? Ayaw niyo sila makalapit! Oo. At ang sad pa ni Choling ay malapit na raw matupad ang alamat ng panday dahil sa ito ay nasa aklat na itim. Kahit tagal kong hinintay ang pagdating ng tagapagligtas natin, halinaway masaksihan ko ang katuparan ng alamat bago ko mamatay. Kailan daw darating? Malapit na raw. Ako man ay naghihintay sa kanyang pagdating sapagkat gusto kong makaharap ang naghahangad na lumaban sa aking kapangyarihan. Papatayin ko siya at dudurugin ko ang alamat na bumabalot sa kanyang katauhan. Pabubulanan ko ang lahat ng nakasulat sa aklat na itim sapagkat ako lang ang katotohanan. Masasaksihan niyo yan ng inyong mga mata. Yabas sila! Wala ang palalong panday na ibig maging tagapagligtas.
Tata Demian. Magaling, Panday, magaling. Nilubig mo ang aking mga tauhan. Ngunit siya ay walang saysay. Sa kagat siya ay mga pangkaraniwang tao lamang. Ang iyong sandata ay may malakas na kapangyarihan. Tingnan ko lang kung maaaring pumuntayan sa kapangyarihan ko. Dumating na ang sandali ng aming pagtutos! Ang katapusan mo, Panday!
bilang kaliitan ay may sariling lakas at kakayahan. Ngunit ang kapangyarihang nilikha sa kasamaan na sa ating panalaw ay hindi maaaring magabi ay may hangganan at kahit kailan ay hindi maaaring magtagumpay.